So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ko nakuha yung 4,000 watch hours ko sa old account ko na na-demonetize. Okay, so simulan na natin. So kung may browser kayo, Google Chrome, ayan, open nyo lang yung Google Chrome browser nyo. And then kung makikita nyo yung icon na yan, wait, palakayin natin. Yung icon na yan, dyan tayo mag-add ng guest account. So, yung mga nakikita nyong yan, na-add ko ng guest account yan. So, i-click nyo lang yung add para mag-add ng guest account. And then, mamili lang kayo dyan kung anong gusto yung kulay or yung iba icons. Then, maglagay kayo ng name para hindi kayo malito. So, kunwari, yung yellow. Kasi yellow siya. Yellow and white. Okay? And then, pagkatapos, make sure na na-click nyo yan. Create a desktop shortcut. Then, done. Then, click nyo yung get started. X nyo lang yung Gmail and Maps. Kasi hindi natin kailangan. YouTube lang ang kailangan natin. Then, next. Dito, mamimili kayo ng background nyo kung gusto nyo maglagay ng background. Then, click nyo lang yung next. And then, click nyo yung skip. Continue. So, ayan na nga. Ayan na yung ginawa natin, guest account. Nandito na tayo sa browser na ginawa nyo. Ayan, kung makikita nyo yung YouTube icon, andun siya. And then, yun yung icon again. Kung gusto nyo mag-add ulit, click nyo lang ulit yung icon na yun. Ayan. Yung icon na yan. So, ayan na nga yung mga na-add natin. Ayan, kung gusto nyo ulit mag-add, click nyo lang yung add. Tapos, mag-create na kayo ng guest account. So, click nyo yung YouTube. Ayan. So, dito, i-search nyo na yung YouTube channel or yung video na papanoorin nyo. Then, search. So, kung makikita nyo dyan, yung nasa baba, Marlise and Justine, yan yung na-demonetize na channel ko. So, click nyo lang yung channel nyo. And then, click nyo yung play all. So, nasa inyo kung play all or playlist lang yung i-play nyo. So, i-off nyo yung audio nyo dahil hindi pa naman kayo monetize. Okay lang yan. I-off nyo yung audio nyo dyan or doon sa mismong YouTube channel. Then, babaan nyo lang yung quality ng video nyo. 144 para mabilis mag-play. Hindi siya paputol-putol. And then, sa taas, click nyo yan. Right click and then duplicate. Mag-duplicate kayo maski ilan yung gusto nyo, maski 5, maski 8, maski 10, depende sa bilis ng laptop na gamit nyo or PC na gamit nyo. And of course, yung internet connection nyo kung mabilis. So, kaya yung quality dapat ng video nyo mababa para hindi sila mag-aagawan. Kasi the more na mataas yung quality ng video nyo, mag-aagawan sila. Ang tendency nun, babagal yung pag-play, babagal yung sa connection nyo. So, ayan, mag-duplicate lang kayo, maski ilan yung gusto nyo. Yan yung sinasabi nilang multiple tabs. Ayan. X. So, ayan na nga yung mga nagawa kong guest account. So, usually, nagagamit ko lahat yung mga yan. Nagmo-multiple browsers ako and multiple tabs. So, yan na nga yung naka-play kanina pa. So, ipapakita ko sa inyo yung anong kung anong dapat gawin pagkatapos lahat ng videos nyo na napanood na. So, kapag napanood nyo na lahat, X nyo lang lahat. X. Close nyo lang. Close. 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 And then, punta kayo sa history ng YouTube. Click nyo lang yun. And then, history. Close nyo yung video. Then, clear nyo yung search history at saka watch history. At pagkatapos, punta kayo sa history ng browser nyo. Dapat nyo rin i-clear. Yan. I-clear nyo lang siya. Open. Ang piliin nyo dapat all time, hindi last hour, last week, last month, kundi all time para lahat sure na mawala.
And then, click nyo lang ulit yung X. So, mag-exit na kayo. So, dapat gawin nyo yung mga yon kung gusto nyo ulit manood. So, ayan. Punta ulit kayo dun. Same process sa YouTube. Ayan. So, kasi, kaya ako sinabing dapat nyo gawin yung process na yon kapag hindi nyo sinunod, nag-add nga ng watch hour, pero the next day, mababawas din yung watch hour na naidagdag kasi mali yung ginawa nyo. Again, dapat clear nyo yung YouTube history. Pagkatapos lahat ng videos nyo na ma-play, clear nyo yung YouTube history and then yung history ng mismong browser at dapat all time siya. And then, exit kayo, open nyo ulit yung browser na gagamitin nyo. Then, again, punta kayo ulit sa YouTube, search your channel or your videos, and then play all. Off nyo yung audio niya, and then yung quality ng video is 144. And then, sa taas, right click, duplicate nyo lang lahat. So, depende sa inyo kung ilang tabs. Duplicate lang kayo ng tabs nyo. Ayan. So, pwede na ulit kayo mag-add ulit sa ibang mga guest account. Pwede nyo i-play as long as dapat pag bawat tapos ng ano, ng videos nyo, bawat tapos ng lahat ng videos nyo, same process. Dapat gawin nyo, kundi magbabawas din yung watch hour na ginawa nyo the next day kung hindi nyo gagawin yung tama. Yan. So, ang maganda dito, kung marami kayong videos, maski pabayaan nyo na lang siyang ganyan, i-check nyo lang kung nag-disconnect yung connection nyo. Pero, kapag yung kaunti lang yung videos nyo, nakakapagod kasi, kunwari, 1 hour lang yung videos na nasa videos nyo. So, every hour kayong magagawa ng same process na ganyan. So, mas maganda, mas madaming videos. At least, papabayaan nyo na lang siya kung may gagawin kayo. Pabayaan nyo lang siya nagpe-play. Yan lang. Salamat.